Kamusta mga kamay? VinArt nga pala at welcome back sa panibago nating drawing tips. For today's video, ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginagawa yung mga smooth na shading para sa skin tone. So ito yung napili natin na reference, kaya simulan na natin. So ready lang natin yung gagamitin natin na mga materials. Meron tayo ditong setup brush ng Art Drive at syempre yung charcoal natin. So ito yung una kong gagamitin, yung mechanical pencil na 2B. Yung technique na to ay hindi ko pa natuturo sa mga nakaraang videos natin about sa skin tone. So para sa akin mas effective yung technique na to. Medyo madulas kasi yung texture ng vellum. Kaya pag inuna natin siyang lagyan ng charcoal, minsan parang hindi siya masyadong kita or napakatagal lumabas ng tone na gusto natin. So lagyan muna natin ng ganito para magkaroon ng kakapitan yung charcoal. Nalalagyan muna siya ng base tone gamit itong mechanical pencil. So sa mga hindi pa nakakaalam nito, try nyo lang. Sa mga nakakaalam naman nito, share lang natin sa kanila. Pagkatapos ay kumuha tayo ng brush na medyo malaki. Ayan, sa binibenta kong setup brush, kasama yung malalaking ganito. Kaya perfect talaga siya pang skin tone. Ayan, gamit lang tayo ng medyo mas maliit na brush kumpara kanina. At kung mapapansin nyo, konting-konti lang yung charcoal na pinapahid natin. Ayan, lagi rin natin check sa reference natin kung saan yung mga highlight. At medyo iwasan natin yon sa pagre-render o sa pag-smudge ng brush. Hindi naman siya totally na hindi mo lalagyan ng shading. Kumbaga dapat konting-konti lang dun. So ayan, sa pag-apply ng brush, parang yung dulo lang dapat o parang nilalaro-laro lang natin. Huwag ididiin or ipapahid na parang nagwa-watercolor. So after ko gumamit ng brush na may charcoal, gagamit naman tayo ngayon ng HB pencil. Ayan, para i-render naman ulit to. Ayan, so wag din natin tong ididiin. Dapat medyo sa dulo natin siya hawakan para control natin yung gaan. Ayan, ano, ganyan lang kaswabe dapat. Hindi tayo pwedeng manggigil dito o magmadali. Tandaan na hanggat mabagal at mas maproseso yung ginagawa mo, mas maganda yung resulta niyan. Ayan, pwede rin naman natin gamitin dito yung mas dark na pencil tulad ng 2B. Ayan, depende yan sa reference. Basta ang importante matulis to at nakokontrol natin kung gaano dapat siya kagaan ilagay. Tapos gamit lang ulit tayo ng round brush na malaki para mag-smudge ulit. Ayan. Tapos kailangan din natin ng maliliit na brush para naman sa mga maliliit na area na kailangan ng shadings. Ayan, meron tayo ditong flat brush na maliliit. Sobrang gandang gamitin ito. Sobrang mapapakinabangan mo yung malalaking brush sa mga malalaking area na kailangan ng shadings. Pag kasi maliit yung ginamit mo dito, magkakaroon to ng mga bilog-bilog o magiging uneven yung bawat part. Pag naman may maliit na area na kailangan ng shadings, kailangan maliit lang din yung brush na gagamitin mo. Pag ginamitan mo to ng malaki, madadama yung ibang area na hindi naman kailangan lagyan. So ayan, bago tayo matapos, ito nga pala yung mga ginagamit natin. Sobrang ganda ng combo ng materials na to galing sa Art Drive. Ayan, sobrang solid talaga. Ipipin ko na lang sa comment yung link kung saan pwedeng mabili yung mga to. Sobrang bilis magkaubusan, kaya unahan na lang talaga. Ayan, syempre pang finishing touch natin ay needed eraser naman para magbura ng mga highlights o kung saan may kinang. Ayan, lagi natin tatandaan yan na ang isang portrait mas nagiging realistic o mas nagiging buhay pag nailalagay natin yung tamang timpla. So yun lang mga kamay, sana may natutunan kayo. Salamat sa panonood at kita-kita tayo sa next video.